Magandang araw po, mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Candice June Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay. Mga ka-agri, naandito po tayo ngayon sa bayan ng Pililya. Ito, yung Barrio Bugarin. Kung napapasin nyo, ang dami nasa paligid natin, puro pinya at saka syempre, windmill. Makakasama po natin ngayon ang Pangulo po ng samahan po ng mga magpipinya rito sa Bugarin. Ito po yung ating kaibigan, Victor de los Reyes Arellano. Ayan po. Salamat po. Ang pangalan talaga niyan, Mr. Suave. Yan na, nagsasalita. Mariko, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po. At maraming salamat po sa pag-welcome niyo sa amin dito sa Bugarin. Bakit ba itong Bugarin ay naging puro pinya yung tanim? Ano ba yung meron dito at talagang ika nga halos 90% ng tanim yata dito ay pinya. Ano ang meron dito sa Bugarin? Kami po kasi nag-champion sa pinakamatamis at saka pinakamalaking pinya sa buong Pilipinas. So, kasi alam nyo, ano? Tayo, naikot tayo sa Mindanao. Akala natin na masarap na pinya talaga. Yung mga bandang mga Cagayan de Oro, Bukid doon, Salagay. Ang nag-champion pala noon ay Pililya. Pililya po. Bugarin ako. Ang mismong itong Bugarin? Yung, Bugarin po mismo. So, palagay mo, pariko, ano yung naging attribute nitong ating Bugarin? Bakit sumarap at tumamis ang pinya rito sa kalumaki? Ano kaya meron dito? Nasa klase po siguro ng lupa at saka yung klima. Ah, yung klima dito? Oh, klima po. Akala ko, meron kayo secret ingredient na inilalagay dito. Apo. So, puro tayo natural ang ginagamit natin dito, bali sa ano? Opo, natural lang. Ngayon, sandali ha, ito tatanong ko sa iyo, pare. Ngayon, yung ating mga ka-agri dyan na gusto magsimula dito sa pag-aalaga ng pinya, paano ba? Una, paano itinatanim ang pinya? Land preparation po muna, siyempre. Tapos, mas maganda kung matatraktora siya, mabubungkal ang magandang lupa. Tapos, itatanim po yan ang by rows na. By rows. Pero ito, the common notion kasi, yung pinya, yung pinaka, diba, yung bunga ng pinya, tinatapyas, tinatanim yun. Ah, hindi po. So, hindi yun na tinatanim? Hindi po. Hindi po yun. Ang tinatanim natin ay? Yung pong suckers, yung nasa ilalim ng bunga, yung nakasalo po sa bunga, sa mismong bunga niya. Ah, yun ang itinatanim? Yun po yun. So, pero tumutubo yung ano eh, yung galing doon sa ibabaw ng pinya. Tutubo po yun, pero wala siya, hindi mga 3 years or 4 years bago siya magbunga. Pero yung... Maliliit po pati. Pero yung tinatawag natin na salo o suckers ay gaano kabilis yun? 1 year and 6 months po yun. 1 year and 6 months. Eto para ikaw, ilang taon ka nang nagtatanim ng pinya dito sa Bugarin? Higit 10 taon na po akong tatanim. So, ito, itong... 10 taong ka nagtatanim. Palagay mo, ano ba yung mga na-encuentro mo na problema rito sa pagtatanim ng pinya? Yung pong sunog lang ng araw, tsaka itong mga tinutuka ng mga uwak, binubutas. Ah, binubutas yung pinya? Yan po. So, hindi mo problema rito masyado yung mga fruit fly? Ay, hindi. Pariko, napapansin ko rito, meron kang mga pinya na merong balot ng dyaryo. Opo. So, para saan yung dyaryo? Protection po yun sa init ng araw. Yung sikat ng init ng araw. Ah, kasi akala ko, di ba, yung magmamangga, nagdyaryo rin yun eh. So, yung sa kanila, para sa fruit fly, yung sa inyo naman, ay para sa? Init ng sikat ng araw po. Bakit? Pag nasobrahan ba siya ng sikat ng araw, ay ano mangyayari? Nasusunog po yung balat. Na-reject na yun. Ah, so bumababa ng konti yung presyo? Hindi po, talagang reject na po yun. Pero yung lasa ng pinya, pareho pa rin? Hindi na rin po. Para nag-aasim-asim na siya pag nainom. Ah, napakahalaga pa. Pero yan, hindi mo lahat binabalot. Ito lang talagang medyo bantad lang sa init. Opo, yung harap kanluran lang. Yung harap ng kanluran, ayan po ha. Pero pag nasa silangan, hindi. Yung more sinsan, hindi. Hindi na po. Ayun naman pala yan. So, yun ba yung isa sa sekreto ng kaya napakatamis itong pinya ng Bugarin? Pwede po, siguro. Hindi, ito nga, no? Okay, ang nasa likuran natin, windmill. Opo. So, ibig sabihin, mahangin. Talaga rito, kasi dyan nilagay yung windmill. Ang akala ko nun, kaya nagtanim ng pinya rito, dahil mahangin dito, hindi naapektuhan ng hangin ang pinya. Ah, hindi naman po. Ah, talaga lang naging suitable dito ang pagtatanim ng pinya. So, yung stocking density, yung planting density natin, gaano kalalayo yan?
Ang rows po niya is 0.80 cm. Tapos yung tanim niya, yung distansya niya, 0.40 cm. So 80 cm yung pagitan ng bawat tudling. Oo, yung tudling. Tapos 40. Opo, 40. 16 inches. Okay. Ayan po ha mga ka-agri, sumasarap yung usapan namin ni Mr. Suabe. Next week po, abangan nyo mas malalim pa pong talakayan tungkol sa pag-aalaga nitong pinya dito sa Bugarin, Pililla, Rizal, ang inyong matutunghayan. Siyempre, kasama pa rin natin yung ating kaibigan Victor de los Reyes Arellano. Pero pag hinanap nyo, Mr. Suabe lang kilala na. Muli po, ito si Charlie Cruz ng Candy Skin Farm para sa agrihan tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay.